What's up mga bro? Welcome back to my channel. So for today's video mga bro, pag-uusapan natin kung paano nga ba mag-build ng classic na motor and magkano nga pa magagastos kapag nag-build tayo. So gagawin ko example yung aking motor mga bro, kasi na-build ko na siya, scrambler build. So classic type na yung motor ko mga bro. Yung motor ko mga bro, base bike niya is Honda TMS Alpha 125. So naisipan ko siyang i-build kasi nagagandaan ako sa classic. So very unique siya, and kapag nagpunta ko sa ibang lugar, marami nang kakapansin. Oh my god! Wow! Nakaka-appreciate talaga kapag napapansin nila yung kakaiba yung motor mo. So pinagtitinginan, minsan may nagpapa-picture kasi nga classic, medyo wala siyang masyadong kaparehas. Meron naman, pero konti lang. Bago tayo pumunta sa aking motor mga bro, kung napapansin nyo, nasa likod yung aking motor, huwag kakalimutan mag-subscribe sa aking channel mga bro, Papa FTV. So please do subscribe and click the notification bell para if ever may bago akong upload na video, ma-notify kayo mga bro. So punta na tayo sa aking motor mga bro. So ayan na nga aking motor mga bro. Kung napapansin nyo, classic type na siya. Unahin natin sa harapan mga bro. So itong manibela mga bro, tawag dito is fat bar. Nabili ko siya 350. Alloy type na siya kaya hindi siya kinakalawang. Punta naman tayo dito sa handle grip, 150 isang pares. Ito yung classic na handle grip. Side mirror dapat bilog din. Yan. Isang pares ng side mirror natin is 150 din mga bro. Tapos dito sa speedometer, 450 ito mga bro. Ayan, may gear indicator siya, may high beam at low beam, tapos turn signal light. Ayan, 450 lang yung speedometer natin mga bro. Punta naman tayo sa headlight mga bro. So itong headlight mga bro, set na siya. Headlight kasama yung headlight grill, 650. So itong headlight grill, ito yung nagpo-protect para hindi mabasag tong lens natin. Kagandahan nito, itong lens natin is yellow lens na siya. So dito naman tayo sa turn signal light niya. So isang pares itong turn signal light is 250 lang mga bro. Ayan, tawag dito bullet signal light, bullet type. Tapos with grill na rin siya mga bro. Ayan, grill signal light. Tapos dito naman tayo, syempre dapat may four cover tayo mga bro para magmukhang classic yung motor natin. So mura lang tong four cover na to mga bro, isang pares nito is 120 lang. Tapos dapat yung front fender natin mga bro, mas maganda tingnan pag maiksi siya. Ayan. So nabili ko lang to, 550 lang to mga bro, with bracket na siya. Ayan, tapos sa gulong naman tayo mga bro. Ayan, yung gulong ko, ang size ito mga bro is 3.25 by 17. Ayan, 950 lang itong gulong nato mga bro. Tapos kasama itong rim, ang size ng rim ko is 1.60 by 17. So 350 lang to. Ayan, kung bibilin mo to set na, ayan, 1,300 lang mga bro. So ayan na mga bro, punta naman tayo dito sa ating tank. Syempre pinalitan ko siya ng sticker. So itong decals ko is classic number to. Ito yung birthday ko mga bro. Ayan. So umabot lang to ng 300 pagpalagay ko ng sticker. Di ba mas may dating pag may personalized sticker ka sa motor mo. Ayan. Yan yung birthday ko mga bro. Tapos dito naman tayo mga bro sa tambucho niya. Ito yung tambucho niya. Pinalitan ko siya ng bullet pipe. So mas maganda tingnan pag naka bullet pipe tayo. Ayan, yung bullet pipe natin with thermal wrap na siya. So yung bullet pipe 1,300. Tapos yung thermal wrap nito is 110 lang. Nabili ko siya 110 lang. So punta naman tayo dito sa upuan niya mga bro. So yung upuan nito mga bro is pinagawa ko lang siya mga bro. Yan kasama itong frame niya. Yan.
Sa pagpapagawa nito, 2,500 with frame na yun, mga bro. So, medyo inexcel lang siya pang dalawahan para magmukhang classic yung motor natin, mga bro. Tapos dito naman sa tail light natin, mga bro. Ito, tail light with drill din yung kinuha ko. So, ito mga bro, 350 lang tong tail light natin. Ayan. Naglagay din ako ng rear fender natin para at least hindi siya matilalsik. Ayan. Extension nito, ito 45 pesos lang ito, mga bro. Ayan, dito naman tayo sa gulong niya sa ulihan. So itong gulong ko sa ulihan, mga bro, is mas malaki ito kaysa sa unahan. Size nito is 110 over 90 by 17. Tapos syempre mas malaki din dapat yung rim mo. Kasi yung rim ko, mga bro, ang size nito 1.85 by 17. So yung rim ko dito 500 siya, mga bro. Nabili ko siya 500 pesos. Tapos itong gulong, nabili ko siya 1,050, mga bro. So mas mura lang siya. So kung set na siya, nabibili mo siya 1,550, mga bro. Ayan. So hindi pa kasama dyan, mga bro, yung labor. Ayan. Sa labor naman, kung may mga tropa ka na pwedeng gumawa, ayan, siguro mas makaka-discount ka. Kaya advice ko, din ka na sa mga kakilala mo or tropa mo para at least maka-discount tayo sa pagpagawa. Ayan. So ayun na nga itsura ng aking motor, mga bro. Ayan. Syempre naglagay din ako ng sticker dito. Ayan, shout out sa iyo, Biyahero Mikulano Moto. So ayan na nga, mga bro. Bago ko makalimutan, mga bro, yung ignition ko pala, mga bro, is nilipat ko siya dito sa side. So ito na siya, mga bro, yung ignition ko. Mas madating kasi pagtago yung ignition, mga bro. So ayan na nga. So wala na ba tayo nakalimutan, mga bro? Ano pa ba? Yung signal light pala sa ulihan, mga bro. Ayan, 250 rin isang pares niya. Ayan, bullet signal light din siya with grill na rin siya. Ayan, panda rin natin, mga bro. Tingnan natin yung tunog ng ating tambotch, mga bro. Ayan, mga bro. Ayan, tunog ng ating tambotch, mga bro. Ayan, so bali nagastos ko dito lahat, mga bro, sa accessories niya. Yung mga pinalitan ko, headlight, speedometer, manibela, tapos gulong. Basta lahat ng accessories niya, mga bro, umabot lang siya ng 9,870, mga bro. So napakatipid lang, mga bro. Tapos sa labor, bahala na kayo kung kanino nyo papagawa. So ayun na nga, mga bro, no. Maraming salamat. So kung nagustuhan niyo ang aking video, mga bro, please don't forget to subscribe and click the notification bell para sa mga bagong videos na aking i-upload, mga bro.